kanya ang salita na bukas ang puso, hindi niya papayag na siya lamang yung nakaranas kay Kristo. Praise the Lord, tama ito. Praise the Lord, Jesus. Kaya nga yun po yung sinasabi ko po sa inyo eh. Hindi yun nalabas ka ng church dito na wala man lang simpat siya kay pastor. Dapat kasi makita mo na yung pastor representative ni Kristo at yung si Kristo, hindi yung pastor ang iyong inaanyayahan. Kundi si Jesus Kristo. Amen. Hindi nyo napansin kung minsan, minsan nyo lamang nakilala yung pastor, pero ang gusto nyo parang aniyayahan nyo na sa bahay nyo yung pastor. Why? It is not because of the pastor. It is because of Jesus dwelling on the pastor. Kaya mo siya inaniyayahan dahil natuwa ka, dahil dumating sa buhay mo at nandaman mo si Jesus Cristo. Yun na nga po yung I doubted. Kaya hindi niyo ko inaanyayahan sa bahay niyo. Hindi niyo naramdaman sa akin si Kristo. Salamat sa Panginoon. Ibibiro na ako. Pero ang katotohanan ko yung po talaga. Ibibiro ng Jesus and embracing your life through your pastor. Ikaw mismo, sabihin mo sa pastor ko, Pablo, si Last, kung ako'y ipinuturing mong tapat na lingkod ng aming Panginoong Hesus Kristo, kana sa bahay ko, tumuloy. Hindi mo hahayaan hindi tumuntong itong si Pablo at si Silas o yung pastor mo o yung ginamit sa iyo ng Lord na makatuntong sa bahay. You know why? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat marami pong benepisyo po sa buhay po ng isang tao na kapatid. It is the open privileges, open opportunity, open benefits that coming to your home. When you invite a servant of God through your home, ang daming magandang bagay na magbubukas sa buhay. Because we as a representative of Jesus, si Jesus yung dalaman. Hey, tingnan po natin. A gentlewoman at the Jewish prayer meeting came to Jesus. God meet us where we are and open our heart to His word. Kahit na sa anong kalagayan tayo, kahit na anong pangyayari sa buhay mo, ang Diyos na ito kinakatakbo at gusto niyang buksan ang puso mo. Open means open everything to God. Kaya ano pang ginawa po ni Lydia no? Kung ako'y pinuturing ninyo bilang tapat na lingkod ng Panginoon, doon po kayo tumuloy sa aking tahanan. Ano po ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito, open means open everything. Not only the heart, not only her heart, not only the heart of Lydia, open. Her home. Pinuksan niya rin yung tahanan niya kay Kristo. Amen. At alam niyo po ba, ang isang tao talaga, which is worshiper, singer of God, open heart, pagdating sa Panginoon, all, everything in them, open. Amen. Lahat open. Amen. Every area of your life, open. Amen. Even your wallet, open. Amen. Marami po niyan. Marami po akong ganyan. Nasaksihan po niyan. Open sila sa Panginoon, pero ang sabi nila sa Lord, Lord, I open up everything in my life, but not my wallet. Hello? That's true. Marami po sa atin, okay, sorry to tell you, marami po sa atin, open naman tayo sa lahat ng bagay sa Panginoon. We open our time to God. We open our house to God. We open our everything to God, but not my, not, but not our wallet. What do I mean here? Kasama po niyan sa katuluan ng Panginoon. Amen.
Sabi niya po ganoon, tayo po ay nagkakaloob para sa pangangailangan ng kanyang templo. Amen. Amen. So, why God was teaching us about that? Because if you love God, you may not cheat to God. Amen. 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 Alam niyo po ba na kapag tayo, hindi po tayo marunong magkaloob sa Panginoon, mga bagay sa buhay po natin, we have cheated. Amen. Amen. Ito sa 14 to Malakay at chapter 3. Sa ibang version nga, pangit nga ng pagkakasabi ng Lord eh. Ang sabi ng Lord, you rock me, minanakawan niyo ako. That's why, ang gusto ng Lord kasi po dito, lahat ng bagay sa buhay mo open. No reservation to God. Amen. If you open your heart to Jesus, there is no reservation. Walang bagay ka na i-close kay Jesus. Amen. 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 Because our heart, kung babasin po natin, bakit bukas ang puso? Ano po ba yung puso na ito? Don't you know that our heart has everything? Yung puso po natin, napakaraming ugat niyan. Amen. Amen. Every vein, every artery na nandiyan po sa puso na yan ay tumutugtong sa bawat parte ng katawan ng tao. Nakatugtong sa isip, nakatugtong sa utak, nakatugtong sa mata, sa ilong, sa tenga, sa bibig, sa mga kamay, sa lahat ng bagay, sa katawan po natin. Amen. Ang puso po yung nagpapakbo niyan ng dugo para makarating sa bawat area. Amen. Ng katawan mo. Now, listen to this. Kapag ang isang puso mayroong isang nagpapa na ugat, hindi niya masusuplayan kung ano yung ugat na kinalulugtungan mo. Amen. 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 Listen to this, people of God. Sometimes many Christians don't understand this. They open everything to God, but not their wallet. Upon yung ugat ng wallet, kaya hindi ninyo alam, hindi masuplayan ng Lord yung inyong finances. Amen. 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 Let's say, okay, punta tayo sa science. Yung puso ng tao, maraming ugat na nagdudugtong sa iba't ibang parte ng katawan. Amen. Pag yung isang ugat yan na putol, apektado yung kinadudugtongan yan ng parte ng katawan. Amen. It's either kung nakadugtong yan sa paa mo, we may be paralyzed. Amen. 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 Mapaparalyze yung iyong ite. Putol yan kasi wala nang supply na dugo. Amen. 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 It is the same with you. It is the same with our spirit to the Lord. Pagbukas ang puso ng Jesus Kristo, kailangan lahat ng bagay kumukunik bukas kay Kristo sa buhay mo. Amen. Ngayon, alam niyo po ba kung bakit hindi binibless ang isang tao? Listen to this. Do not sleep. Magkukura. Focus niyo sa Lord. Focus. Kaya hindi pinagpapana ang isang Kristiyano. It is because may putol na ugat pagdating sa kanyang finances. Amen. 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 Alam niyo kung minsan, ito po hindi natin maintindihan. Our Lord, our God, He shall supply every needs of men. Philippians chapter 4, verse 19. But, if you close your heart to everything, to Jesus, I tell you, hindi mga makapagsupply sa buhay mo si Jesus Christ. Naintindihan po natin. Amen. Kaya, whatever reservation you have in your life, yung reservation mo yun, doon maghihirap ang buhay mo. Amen. Pasin niyo po mabuti. Pasin niyo mabuti. Minsan, hindi tayo makapagbigay ng time sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Kinukulang tayo sa time. Pagkumpasuro, hindi ko pa natatapos yung ginagawa ko. Kaya hindi natatapos yung ginagawa ko because hindi nakatuntong yung ugat ng iyong time kay Jesus. Basta bakit ganito? Lagi akong may karamdaman. Basta bakit ganito? Asama pa lagi ng pakiramdam ko, hindi na ako makapag-judge tuloy. You know why? Because your strength cannot be used to glorify Jesus. Putol. Amen. 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 Nangiintindihan niyo po yun? Amen. Okay. Meron nga yung dam. Yung dam ang nagsusupply ng tubig in every barangays.
in every, sabihin natin, bawat town, nagsusupply mo yan. Pag kinat ng dam na ito, yung supply para sa mga tayo, dadaloy niya pa ba ng tubig? Ha? O sa mga tubig niya na lang, may patubig. Pag kinarana nila yung kanal na dinadaanan ng patubig sa bukit mo, dadaloy pa ba ang tubig? No. It is the same with God. Huwag mong sasarahan every area ng buhay mo para mapasok ni Jesus Christ. Amen. 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 Pwede po bang natin palapakan ng Diyos? When God opened us, He also opened the doors of opportunity and even our eternal living, He opened it. Lahat ng opportunity sa buhay po natin, binubuksan po ng Diyos yan kapag bukas ang puso mo kay Kristo. Pag binuksan mo lang yung mata mo kay Kristo, yan lang ang bukas. Hindi nadalo yan sa ibang pangti ng katawan mo. Amen. 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 You need to open your heart because ang puso ang nagtutugtong sa lahat-lahat ng parte ng katawan ng isang tao. Payan chapter 3 verse 8, nalalaman ko ang inyong mga gawa. Listen, people of God. Nalalaman ko ang inyong mga gawa. Alam ko kakaunti ang kakayanan mo, ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa aking isip. To be faithful to Jesus, sumusunod tayo kahit sa kakaunti na meron tayong kakayanan. Amen? Amen. Our faithfulness to God is our obedience to Him. Amen. Kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, you are not faithful to God. Amen. Kaya binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo. Listen to this, people of God. Faithfulness and obedience to God bring us a open heaven's door for every Christian. Amen. Ang sabi dito, kaya binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Amen. Pag binuksan ng Diyos yung pinto ng prosperidad sa buhay mo, no one can shut Amen. Down or makapagsasara ng pintuan ng iyong prosperidad. Amen. Kapag ang justo ng Diyos na ito, pagpanayin ang buhay mo, walang sino man ang makapipigil nito. Amen. Amen. Sapagkat, alam niyo po ba, ang gusto naman po talaga ng Lord, sa kakaunti pa lamang ay mapagkatiwalaan ka ng Lord. Amen. Sa maliit na kaalaman mo pa lamang, ay magamit na yan sa Panginoon. Amen. Kaya lang marami po sa atin, laging ang dahilan po ng maraming tao, Lord, I have not enough time to serve you. I have not enough money to give to you. I have not enough talents to express how I love you. Minsan ganun po tayo eh. Minsan lagi natin sinatinitignan yung langing po natin. Ibig ko po sabihin po, yung kabulangan natin, yun ang tinitignan po natin. Lord, kaya naman hindi ako makasuporta sa church because I have lack of money. Lord, kaya hindi ako makaatin talaga para mapaglingkuran kita because I have lack of time. Lord, kaya hindi talaga ako makapag-join talaga into worship because of my business. Tinitignan natin yung kawalan sa buhay natin, pero ang hindi mo anak, ang Lord sa kapila ng kawalan mo, pero pinagkatiwala ka ng Lord at ipinahati mo sa Lord, ang Lord ang pag-pupulot sa iyo ang kamangkaming Lord. Amen. Amen. And the most important thing is God will open the door of heaven. Nakapagliwang mga bagay na yung binuksan mo kay Kristo. Binuksan mo yung panahon mo kay Kristo. Binuksan mo yung iyong kayamanan kay Kristo. Binuksan mo yung iyong talento kay Kristo. Isang bagay na ang bubuksan sa iyo ng Panginoon. At doon sa bagay na bubuksan sa iyo ng Panginoon, sapat-sapat na at hindi matatawaan ng Kristo. Ang bukas nito ay nakipaan sa iyo. Amen. A certain woman found the Savior and surrendered all. Ito pong babae na ito na si Lydia, dahil sa kanyang natagpuan niya yung kanyang tagapagligtas, at anong ginawa niya? Lahat isinuko niya kay Jesus. Amen. 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 We need to surrender all, everything into our life. Huwag ka magpipira. Lahat kailangan nakasuko kay Jesus. Lahat kailangan ipinapasamot mo kay Jesus. Huwag mo sasabihin sa kanya, Lord, I'm not yet ready. Kailan ka pa magiging handa?
Pag tinawag ka ng Lord, you are ready. Amen. Pagka tinanaman ng Lord, binuksan niyo yung tenga mo, binuksan niyo yung puso mo, you are now ready. Amen. Because you really understand everything. Amen. Kaya hindi mo maintindihan ang mga bagay nito. Ayaw mo yung buksan yung tenga mo at kasabay po nito, hindi bukas ang puso kay Kristo. Lydia was the first convert in Europe. Nakita niyo, galing ko. Oh. Ano po yung pinsan po nito? Kung si Lydia, yung kauna-unahang Gentiles na nakakilala doon sa kanilang lugar, I tell you, ikaw naman yung kauna-unahang nakilala ni Jesus Cristo. Maybe in your family. Maybe in your friend. Maybe in your neighbor. Hindi po ka napasin yun. Ako sa mga kaibigan ko, ako yung una na nakakilala. And I encourage them. At ngayon, ano pong ginagawa ko sa kanila? Lagi ko sila kinadya. Sinasabi ko sa kanila, love the Lord our God. Come to Jesus. Huwag niyo titigilan. Huwag niyo sila titigilan. Kung saan ka unang-una, doon sa iyong lugar, sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, then use it. Surrender it all to Jesus. Okay, sabi po nito, she made her conversion public through baptism and then her family. Hindi lamang po yung kanyang pagbabautismo, pati yung kanyang pamilya, dinamay niya na. Amen. Ikatlo, Lydia opened her home. Pagdumas na yung iyong mga pandinig kay Jesus, nabuksan na yung puso mo kay Jesus, yung tahanan mo, hindi na mahirap buksan para sa Panginoon. The new Lydia invited Paul, Silas, and Luke at her home. Inibitahin niya agad eh. Pagkakilala niya pa lang, pagkapanganginig pa lang naman po niya na salita ni Jesus Cristo. Ano sabi niya? Kung itinuturing mo ko bilang tapat na lingkod ng Panginoon Jesus Cristo, doon na kayo tumagay sa tahanan ko. If he had judged me to be faithful to the Lord, then come with me. Kaya ano pa nangyari po dito kay Pablo? Hindi sila nakatanggi. Kasi kinulit talaga sila. Kinulit talaga sila dito po si Team Media. Hindi ba basta invitation na lang, uy, ba't naka sa bahay ha? Hindi lang ganun. Kundi talagang hindi niya talaga tinandaan kung ito si Pablo, si Silas at si Luke. Ano sabi niya? Pablo, please, come with me. Sama ka sa amin sa bahay. Kung ako'y tinuturing niyo bilang alagad ni Kristo, bilang tapat na lingkod ni Kristo, sasama kayo sa amin. Wala nang magawa po. Ito po si Pablo eh. Ang sabi ni Pablo, naku, pag tinanggihan mo to, baka mag-isip niya na hindi pa siya lingkod ng Diyos. Tell me, mga God, if you belong to Jesus, if it's the same thing with Lydia, bubuksan mo yung tahanan mo para sa mga tao na lingkod sa Panginoon. Amen. Lydia led her newfound faith as a reason for fellowship. Ah, tignan niyo po ito ha. Ano po yung naging maganda po dito? Nagkaroon po siya ng bagong pananampalataya at pananalig. Nananalig siya na kapag itong mga tao na ito na isama niya sa tahanan niya, ang daming bagay na magandang pagkakanap. Amen. Minsan, hindi natin alam yan, ano? Minsan, akala natin, pastor lang yan eh. Minsan, akala natin, preacher lang yan. Minsan, akala natin, sister lang yan, nagsishare lang. Pero hindi niyo po ba alam, lahat ng matungtungan ng paa ng mga naglilingkod sa Panginoon, pinagpapana. Sabi ko, minisan po yan. Amen. Kaya nga kami po nung araw eh, sa Venezuela po, nung araw po yung mga pastor po namin, pinapupunta namin sa bahay para malanghalian lang. Bakit? Because we believe in God na kapag natuktukan nila yung tahanan namin, parating at tubuhos ang pagpapana ng Diyos. Amen. Because they are the servant of Jesus. Amen. So 1 chapter 16 verse 15, nagpapautismo siya at ang kanyang buong pamilya pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, buwan na kayo tumuloy sa amin, mahigpit na kanyang anyaya, kaya hindi namin napahindihan. She opened her home for Jesus. Amen. Ako hindi naman po yung pastor eh. Hindi naman po si Pablo eh, hindi si Silas, kundi si Jesus yung gusto niyang anayahan doon sa bahay. Because you know why? Bakit niya nasabi yun? Na si Jesus talaga yung kanyang inaanayahan. Sapagkat alam niya itong pastor na ito, sapagkat alam niya na ito si Pablo, the preacher of the words, alam niya na pag tumuktong sa bahay niya ito, hindi pwedeng hindi magsishare ng words ito. At yung words na yun, na isisiwala niya ito, okay?
Amen? Amen! Hindi mo ba alam na kapag yung salita ng Diyos ay ipinahayag sa tahanan mo, alam mo ba kung ano ang dala doon? Pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen! 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 Kaya ay sabi ng Biblia, huwag ninyong kalimtaan pagpatuloy ng mga dayuhan sapagkat marami ang nakapagpatuloy ng mga anghel. At alam niyo po ba kung anong dala ng mga anghel? Na sinuko ni Yahweh pagpapala sa buhay ng mga nakapagpatuloy sa kanya. Amen! Amen! Hospitality is the power, is a powerful means of witness. Alam niyo po ba yung ating yung marunong po tayo maghawang gawang, marunong tayo magbigay, marunong tayo magmanasakit. Alam niyo po ba, isang napakagandang pagpapakita po yan that we are a witness of Jesus. Amen. Amen. This is woman constrained this preacher to come to her home. Kinulit niya eh. Hindi siya pumayag na hindi sumama to. Parang tinatak niya lang sa sarili niya, sabi niya, saan sa gusto nito, sasama sa akin, sa pagkakaladala nito, si Jesus Christ. Amen. Dalawang bagay yun kung bakit kinulit niya. Ito yung bagay na gusto ko makita po ninyo dito. Okay, this is the disciple of God. Walang tulong. Pakisabi sa katabi niyo. Walang tulong. Gusto ko pagmalain ang Diyos ang buhay po natin lahat. Lalo-lalo na po ngayon. Okay. Ano po yung dalawang bagay nito? Okay. The first one, let us read this. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugod sa akin. Pag tinanggap nyo ang lingkod ng Diyos sa inyong tahanan, sino ang tinanggap nyo? Si Jesus. Si Jesus. Okay, tuloy natin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpana na uukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpana na uukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang baso palating na tubig sa isang sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap na gantimpala. Amen! Amen! Kapag ang mga lingkod ng Diyos, tinanggap niyo sa inyong tahanan, pinakain niyo sa inyong tahanan, pinainom niyo sa inyong tahanan, pinatulog niyo sa inyong tahanan, ay tayo isang araw, bubuhol, at nagpala niyo sa buhay ng inyong pamilya. Amen! Number one! Number one! Okay, dito tayo magtatapos sa number 2. Ikalawa, anong nakita ni Lydia? Sige, tayo na kayo para dere-derecho na tayo. Okay, para hindi na mapigilan yung pagtapos nito ng preaching na ito. Naiinip na eh. Ayan, number 2. She wanted her family and neighbors to know what had happened. Pag talagang nasa puso mo na si Jesus Cristo, at mo ang benepisyo ng mga lingkod ng Diyos na ito sa buhay mo. Ano yun? Dahil, kaya, ito pong si Lydia, inanyayahan niya, ito si Pablo doon sa kanyang tinanong, sapagkat gusto ni Lydia na pati ang pamilya niya ay makilala si Kristo. Amen. Gusto niya na pati yung kanyang mga kapitbahay makilala si Kristo. Amen. Pag nakilala ng kanyang anak si Kristo, wala problema sa loob ng tahanan. Amen. Pag nakilala ng kanyang mga kapitbahay si Jesus Kristo, wala problema doon sa iyong pamilya. Nothing can be reason for any problem. Because they know Jesus. Yes. You brought Jesus to them. Yes. You know ang bagay na magandang sa buhay mo. Amen. Yes. Amen. Yes. Alam ni Lydia na napakalaki ng benepisyo na kapag itong mga lingkod ng Diyos tumuktong doon sa kanilang tahanan, tinuksan niya sa mga lingkod ng Diyos yung kanyang tahanan, tinagpuksan niya, walang iba kundi si Jesus Cristo. Amen. Siguro naman ayaw naman po natin na kapag si Jesus Cristo nandun sa atin, sino ang dapat sa atin? Amen. Siguro naman alam natin na kapag kasama mo sa tahanan mo si Jesus Cristo, alam natin ang kahirapan. Amen. Walang pagtitiis ng hirap. Amen. Walang kagutuman, walang karamdaman because Jesus is the center of our heart. Amen. Amen. Kaya ito po honest na ito. I want every one of us here all. Buksan mo yung tenga mo. Buksan mo yung puso mo. Buksan mo yung tahanan mo. Patuloyin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Gawin po natin ito bago pumasok ang bagong taon na ito. Para lang sa ganun, pasagana ang pasok po sa atin sa
sa buhay po natin.